Harleen, magandang araw. Welcome back to June's Home Gardening. Sa video pong ito, pag-usapan natin ang urea fertilizer at ang triple 14. Kung paano ba sila paghaluin, paano gamitin, at mga dapat iwasan sa pag-a-apply ng pinaghalong urea at triple 14. At iba pang mga bonus tips na ibibigay ko sa inyo. So, bago po tayo magsimula, ni-invite ko kayo mag-subscribe sa aking channel. At ito po ay napaka-importante sa akin. So, simulan na po natin. Okay, ang una po natin gagawin ay yung kinanaw sa tubig o tinutunaw sa tubig. Ang ratio po natin ay isang lata ng sardinas at 16 liters of water. Ngayon, kung konti lang ang a-applyan nyo, gagamitin nyo, pwedeng 8 liters lang, kalahati ng 16 liters. So, kalahati lang din ng lata ng sardinas. This time, ang ititimpla ko ay 16 liters. So, isang takal ng sardinas. Ang gagawin ko ay 50-50. 50% ng triple 14. Then 50% ng urea. So 50% triple 14, 50% ng urea, at ihalo natin sa 16 liters of water. At haluin. Haluin po natin para mas mabilis matunaw. Hintayin lang po natin na matunaw lahat. Itong urea ay mabilis lang po matunaw ito eh. Itong triple 14 na medyo matagal matunaw. So for about 15, 20 or 30 minutes maaari na po itong gamitin. Matutunaw na po ito. Ang mga halaman po ay nangangailangan ng NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Ang urea fertilizer po ay 4600. Ang nitrogen niya ay 46. Ang phosphorus ay 0. 0 din po ang potassium. Ang triple 14 ay 14% nitrogen, 14% phosphorus, 14% potassium. Kaya sa triple 14, tinatawag din po siyang complete fertilizer kasi kompleto siya ng NPK. Nais ko lang idagdag po, ano? Ito pong urea at triple 14, ito po ay nagpapataba ng mga tanim natin, mga halaman na ina-applyan natin. Pero hindi niya po napapataba ang lupa. Ang urea at triple 14 po ay isang chemical fertilizer, chemical compound. So ang nagpapataba talaga ng ating lupa ay mga organic fertilizer, mga organic materials, mga compost o ibang mga liquid fertilizer, organic liquid fertilizer. Pero itong dalawa pong ito, hindi po nagpapataba ng lupa. Ang halaman lang po ang pinapataba niya. So, malinaw po yun sa atin. So, after po mga 20 minutes, ay ready na po ito. Natunaw na lahat. Ready na po for application. Kung ang applyan po natin ay mga leafy vegetable, gagamit po tayo ng sprinkler. Dahil dikit-dikit po sila, malago sila. Ngayari, ang tanim natin ay lettuce, mustasa, celery, ganyan. Gagamit po tayo ng sprinkler. So,
Pwede rin po natin gawin kung ang a-applyan nating tanim ay mga leafy vegetable, pwede nating dagdagan ng urea. Gawin nating 60% tapos 40% ng triple 14. Kasi mas malalakas ang mga leafy vegetable sa nitrogen. So remember, yung urea ay 4600. 46% ang nitrogen niya. So pwede rin na dagdagan kung gusto nyo lang. Pero ang ginawa ko ay 50-50 lang. Okay, dito ko po i-apply yung ating fertilizer. Dahil direct po siya, tatatsahin lang natin yung dami ng i-apply natin. Huwag po sobra. Ito'y pangalawang pasada. Siguro mga tatlong pasada lang po. Oh, sakto. Okay na po yan. Tandaan lang po natin na tuwing hapon po tayo mag-apply ng fertilizer. Yung palubog na po yung araw. So after po nito, mga 15 minutes or 20 minutes, tiligan po natin. Okay, dito naman po sa aking luya. Ang ginawa ko po ay diniligan ko muna kanina bago ako mag-apply ng fertilizer. So, pwede rin pong gawin ng ganong pamamaraan. Now, kung ang tanim naman po natin ay nasa paso, ito po ay pandakaki. Ang ginagawa ko po ay isang lata ng sardinas hanggang dalawa. Ito na po sa gilid. Lalagay. Ayan. Gagawin ko pong dalawa. Wala pa po siyang bulaklak eh. Pero may mga buko na. Then after 15 minutes, didiligan po. Ang isa pa pong pamamaraan ay tinatawag na broadcast. Yung isasaboy lang po sa gilid ng tanim. Isang dangkal hanggang dalawang dangkal. Depende po sa ugat kung gaano na kalayo o kalago ang mga ugat ng inyong tanim. So, dito po sa stage na to, hindi pa gaanong malago. So, mga isang dangkal lang ang layo ng pag-apply ko. Yan. Yan po. And then, tatabunan ko ng lupa para intact yung nilagay nating fertilizer at hindi gaanong magagalaw ng mga pusa o aso. Sa malawak na taniman po ay meron silang timba at yung mix na urea at triple 14 nila, mabilisan nilang nilalagay dahil nga malawak, mahaba. So mabilisan yun, hindi na nila tatabunan yun. Diretso na yun na pwede nang magpatubig sila o diligan nila. So after po nito ay didiligan ko para matunaw, mabilis na matunaw yung in-apply nating fertilizer.
So tandaan niyo po ano, huwag niyo pong kalilimutang diligan kinabukasan. Huwag po nating hayaang matuyo ang lupa dahil nag-apply po tayo ng fertilizer. Pag natuyo po ang lupa niyan, masusunog po ang ugat ng ating mga tanim. At paglipas ng mga 2 araw, makikita natin yung tanim natin ay nagdidilaw na ang dahon. So unti-unti na po yung nasusunog at maaari na po silang mamatay. Marami pong gumagamit ng ganitong fertilizer, lalo na sa syudad, kasi hindi available sa kanila ang mga organic like animal manure. Wala rin silang compost. At isa pang factor ay ito'y napakamura lang. 30 pesos ang 1 kilo. Aabot na po yan ng 6 months. Up to 1 year. Kung sa bakuran mo lang gagamitin. So, imagine 30 pesos, matagal mo nang gagamitin. Kanya maraming gumagamit nito. Kasi isang factor doon yung tungkol sa budget. Kasi kung order ka nga naman online ng animal manure or mga compost or ibang organic fertilizer, may kamahalan po talaga. So that's it, Cardin. Kung nagustuhan nyo ang video na to, maaari kayong magbigay ng like. At syempre huwag nyong kalilimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell. So once again, this is June saying happy gardening!